Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Jesucristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Tinaguriaga, Perlas ng Silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 444 ng Ride On Ministry. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Pangonan, handang maglingkod sa Diyos at gayon din sa bawat isa sa atin. Yes, ang Ride On na Ministry. Para po sa araw ng Friday, May 14, 2021. Yes, ang Ride On na Ministry. Ride On with Jesus Christ. Ride On with His words. Ride On the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin tayo sa pagkakataon na ito, o aming Ama at aming Diyos. Ikaw na siyang aming laging kapilas. Sa araw-araw at sa tuwi-tuwin, narito kami, Panginoon, nagpapasakop sa inyo. At nawa, Panginoong Diyos, kami po ay pangunahan ng iyong diwang banal. Maramdaman namin at maranasan, O Diyos, ang pagkilos ng banal na presensya ng iyong Espiritu. Loobin mo kami, Panginoon, na Ikaw ay aming makadaupang palad, gayon din ang bawat isa, sa gabay at tulong ng iyong banal na Espiritu. Dulutan mo rin kami, Panginoon, ng maayos na internet at signal. In the mighty name of Jesus, lahat ng ito, aming ipinagkakatiwala sa iyo, O Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. At amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. At tayo po ay umawit. Na ito po ay awit ni Matt Redman and Steve Angrisano. And reasons or more than that to bless the name of the living God, our Lord and Savior. Bless the Lord, O my soul. Yan nga naman ang sinasabi sa Psalms 103 verse 1. Your holy name.
earth is kind for all your goodness, and I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on the day when my strength is failing, the end draws near, and the time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name. I worship Your holy name. Yes, I worship His holy name. I worship Your holy name. Like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. I worship Your holy name, Jesus. I worship Your holy name. I worship Your holy. Tayo nagsasawa na pinupuri, winawalhati ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Di ho ba mga ka-ride on sa Panginoon? Yes, araw-araw pinupuri natin, winawalhati natin ang banal na pangalan ng Panginoon. Yan. And that makes good to us at nakapagbibigay sa atin ng ligaya. At ang ating soul, ang ating spirit ay lalo hong nai-invigorate, because God with us and we with Him. No matter how hard, no matter how difficult all of these circumstances, situational yes, experiences and context that we are facing every day. Kaya nga, huwag tayong titigil na lumalapit sa ating Panginoon. Yes. Ating pong ipagpatuloy ang ating siniseries. At least after this, I presume na meron pang dalawang karugtong na series nito. And hopefully to finish the book of James by Monday, kung hindi tayo aabot ng Tuesday. So nasa verse 16 tayo ngayon. Verse 16 lamang ng James chapter 5. Yes, James chapter 5 verse 16. And we acknowledge materials natin pong ginagamit, the King James Version. At gayon din ang full gospel study Bible, di magandang balita, Biblia, and some spiritual readings like commentaries and so on and so forth.
At ganito po ang sinasabi sa verse 16, mga ka-ride on sa Panginoon. Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed, and effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Pinagpala tayo ng Panginoong Diyos sa pagkabasa at pagrinig ng talatang ito. Yes, purihin po natin ng Panginoon at kahapon ay ating pong tinalagay yung sinundan ng verse na ito. Verses 13 to 15 ang tinalagay natin ay in time of need, draw near to God, pray in faith in Jesus Christ. Ngayon naman, ang ating pong tatalakayan ay confess, pray and be healed. Yes, confess, pray and be healed. Ipagtapat, ipanalangin, gumaling. Ngayon, dito po sa particular only one verse, mga ka-ride-on, na kung saan ito pong sinabi ni Apostle James, ay tunay nga naman na nagbibigay po sa atin ng alin, ng mahalagang kadahilanan, na kung saan bakit ang ministeryo ng pagpapagaling ay maaring malimit o kaya'y kadalasan na kung saan ito ay hindi na pag-uukulan ng pansin. Saan? Sa konteksto ng Christian na community. Pero napakahalaga ito ng ministry ni Jesus kasama ng kanyang mga iba't ibang mga ministries na kanyang ginampanan. Lalo na sa panahon na ito na kung saan ay napakarami po ang dumaranas ng karamdaman. Merong tinamaan ng COVID-19. Merong pang iba-ibang klase ng variant. Merong karamdaman pneumonia, cancer at kung ano-anong klase ng mga karamdaman sa panahon na ito. Di lamang po sa ating particular na context na kinabibilangan. And even in other contexts, in Luzon, in Visayas, in Mindanao, and even beyond the Philippines. Kaya as a community of this world, in the global context, even from the smallest or peripheral context in society, ang usapin sa panahon na ito ay patungkol sa pangkalusugin. Kung kanya't in connection with what the Apostle James is saying to us, in our current situation, dahil maaring meron din ibang konteksto sa panahon ng nasabi niya yan. Pero sa konteksto natin sa ngayon, this particular verse, mga kapatid sa Panginoon, ay it will become a challenge to all existing churches in the world, whatever denominations.
And even these so-called diversified ministries of church workers being called, chosen, consecrated, and sent out to the world doing intentional ministries. At isa nito na napakahalaga. Yes, the healing ministry of the church that we ought to do. Dahil ito po ay napapanahon at kailangan ng maraming nangangailangan na mga dinalang ng Diyos sa panahong ito. Kaya nga, this particular verse gives us indeed an opportunity to look at again that this important reason why healing is often lacking in the community of Christians. At direkta na natin, in the community of the church, we belong. And then, sinasabi dito ni James na kung saan ay napakahalaga that the sin must be confessed to others. Napakahalaga yan, mga kapatid, sa ating Panginoon. And same is true sa bawat isa sa atin na kung saan ay nangangailangan po ng healing. And then we come to that availability of requesting to the pastor, to the deaconess, to the elders of the church. Please, pastor, kindly pray for me. Hindi ba? And then the pastor tinatanong ay, ano bang sitwasyon mo? Ano bang sakit mo? Ano bang papanalangin natin sa iyo? Nagre-request ka ng prayer request. Ano bang nais mo? Ano bang sitwasyon mo? Ano bang ilalapit natin sa ating Panginoon? And then digesting what is going on the prayer requester na kung saan dahil nga naman sa isa po sa balakid ng paglapit sa ating Panginoon at maging sa pagtugon ng Panginoong Diyos ay ang mga unconfessed sin. Yes, bahagi po niyan upang sa ganun ay tunay nga naman na dumaloy ang ministeryo ng Panginoon sa kanyang ministry of healing na walang anumang sagka. Kaya nga ho, sin must be confessed to others, but not necessarily that we confess to all people. Diba? And we can even go directly to Jesus and tell to Jesus Christ everything without reservation. Lord, nagkasala po ako sa inyo. Lord, nagkulang po ako sa inyo. Narito, O Lord, ang aking mga nagawang kasalanan. Mga kasalanan na kung saan ay hindi pa naiwawaksi sa aking buhay. Kung kaya't nakakaranas ako ng kagalumihanan, ng kawalan, ng patuloy na kapayapaan. Kaya nga po, Lord, narito ako humbly, willing to open everything before your presence. Patawarin mo ako, Lord. Linisin mo ako, Lord. Nang sa gayon, the next level of your request sa Panginoon, kailangan mo ang kagalingan. Hindi ba't ang ganda yung magiging daloy na wala na hong nagiging sangka na nagpapahirap sa tao?
kinakailangan na makaranas ng kagalingan sa sakit, pero kailangan din na kung saan ay gumaling, mapalaya at mapatawad. Sa anumang kasalanan na nasa buhay ng bawat tao, kaya nga gayon nila mga maigting na panawagan ni Apostle James, "He must be confessed to others. Confess your faults one to another." And then, mga ka-ride on sa Panginoon, pumapasok na ngayon the importance and essentiality of fervent prayer for one another, that it must be made known unto God or before the presence of God in Jesus' name. Confess your faults one to another and pray one for another. Di ba mga ka-ride on sa Panginoon? A fervent prayer, a sincere prayer, an awesome and amazing prayer unto the Lord, that Jesus Christ, with a glowing sense of humility and seriousness, an openness and honesty before the sight of the Lord, the object and the center of our fervent prayer, it must be known unto God kung paano na kung sana importante yung ipinaparating, yes, ipinagtatapat sa Panginoon. At gayon din sa iba na mapagkakatiwalaan natin na maaaring makatulong sa atin, na importante rin na kung saan di nadala natin sa banal na presence ni Lord through effectual fervent prayer. We intercede with one another unto the Lord, isn't it? Kaya nga itong ginagawa natin daily. You request for a prayer. At sinasabi ang mga kadahilanan, bisa panalangin mo ako. Eh kapag ganun lang panalangin mo ako, kailangan na kung saan ano ba ang nilalaman ng prayer request mo. Bakit ka nagre-request ng prayer request? Merong ka bang karamdaman? Merong ka bang pinagdadaanan na mahirap sa buhay mo? Okay lang ba sa iyo na kung saan i-devolves mo kung ano ang kondisyon ng iyong karamdaman? Well, we respect others na hindi naman masabi yung tilagang pinakadahilanan, because of the confidentiality, yes, the classifiedness of such info, and we respect that. And we entrust everything unto the Lord, that whatever the detail of every particular prayer request, alam na alam ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Diyos, kung sinasabi man ni James, confess your faults one to another before the presence of the Lord, dahil nga po na itong kasalanan, kaya nga sa existence ng church, sin in the church, and even sin in the family, and sin to individual, yes, it might hinders our prayers, the prayers of Christian believers, and even perhaps it blocks the healing power of God from being manifested in the congregation. Kaya nga ho, in our particular, celebration, liturgical celebration,
We as Christians directly communicating with God in our intercession and part of our liturgical celebration. There is a portion there, a prayer for confession of sins and the request of cleansing of the Lord for all of this. At yan ay ginagawa natin doon sa pasimula ng celebration, so that the entirety, yung pinakadaloy ng kabuuan ng liturgical celebration, tuloy-tuloy. Nawala hong anumang nakakaabala, wala hong anumang nagiging balakid, at wala hong anumang nagiging sagga. Dahil ipinagkatiwala na natin sa Panginoon. Kaya nga po mga ka-ride-on sa Panginoon, effectual fervent prayer availeth much. The effectual fervent prayer of righteous man availeth much. Yan ang sinasabi ni James. Malaking nagagawa ng panalangin. Nino ang taong matuwid, ang taong magadiyos, ang taong merong Hesukristo sa kanyang buhay. Ako po ay naniniwala diyan. That the prayer of the righteous man like you and me and all others is indeed availeth much. Ibig sabihin ay accomplishes much. Marami hong nagagawa, marami hong naisa sa katuparan. You see how important the effectual fervent prayer within the church and even within the family and even outside the family circle and even wherever we are. Effectual fervent prayer is indeed important and necessary because it availeth much, accomplishes much. Lagi-lagi sana sa mga buhay natin na hindi ho nawawala ang ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Alam niyo ho yung aking nabasa na isang commentary na kung saan ay binigyan ng pansin itong a righteous man's prayer. And there are 17 important things na kanyang ibinabahagi, and I would like to share with you. Ang kanyang sinabi, at yan ay ating pong kinukot, and to be unquoted, the last part. The prayer of the man who is righteous accomplishes much or availeth much. At ito yung 17 na importante na mga bagay na kanyang sinasabi. At maaaring isulat ninyo. Sabagat hindi ko natitignan yung mga particular na mga biblical verses na kanyang sinasabi dito. Una, na kanyang binigyan ng pansin, a righteous man's prayer draws him near to God. Draws him near to God. Lalo siya na napapalapit sa kanyang Diyos sapagkat meron siyang ginagawang paglapit sa Diyos, at dahil ganaman na siya ay maduwid na anak ng Diyos. Ang ginamit niya dito na verse ay Hebrews chapter 7 verse 25. Sulat po ninyo. A righteous man's prayer draws him near to God. Hebrews chapter 7 verse 25.
And then secondly, na kanyang sinasabi, opens the way to a spirit filled with light. Binubuksan niya yung daan tungo sa espiritu na puspos o lipos ng buhay. Yes, being filled with the Holy Spirit. Ang ganyang ginamit dito ng biblical passage, Luke chapter 11 verse 13. Luke chapter 11 verse 13 and Acts chapter 1 verse 14. Acts chapter 1 verse 14. Kayo nila magbabasa sa mga biblical passages na yan para meron naman na kayong assignment. Yes, di ba? Number 3 na kanyang sinasabi dito, a righteous man's prayer brings him power for a ministry. Diba? Binibigyan siya ng kapangyarihan para sa ministeryo. At hindi lamang sa ministeryo, kundi even about a Christian devotion. Kung paano ka magiging devoted sa Panginoon. Yes, it brings him the power for ministry and Christian devotion. At ang kanyang ginamit dito ay Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8 and then chapter 4 verse 31 and verse 33. At gayon din, ang kanyang ginamit dito na biblical passage, Ephesians chapter 1, verses 16 to 19. And then, number 4 na kanyang sinasabi, a righteous man's prayer builds him up spiritually. At ang kanyang ginamit dito ay Jude chapter verse 20. Yes, Jude verse 20. Kaya nga, napakainam niyan sapagkat kinakailangan po natin na maging matatag. Kinakailangan natin na maging malalim, maging malawak sa ating espiritual na pamumuhay at gayon din na kung saan. We need to bear a fruit spiritually. Kaya nga tinutulungan tayo bilang mga righteous man with prayer, effectual fervent prayer. Tinutulungan tayo to build us up spiritually and even for us to be used by God to build others also spiritually. Isn't it, mga karaydon sa Panginoon? And then number 5 na kanyang sinasabi, a righteous man's prayer gives him insight into Christ's provisions for him. Binibigyan ng mga kaisipan. Yes, binibigyan ng mga kaalaman, ng mga karunungan at gayon din ang pangunawa patungkol sa mga provision ni Jesus Christ para sa Kanya. Para sa atin at gayon din para sa iba. At ang ginamit dito ng commentary na Biblical Reverence, Ephesians chapter 1 verses 16 to 19. And then number 6 na kanyang sinasabi, a righteous man's prayer helps him overcome Satan. Tinutulungan siya upang sa ganun ay maharap at mapagtagumpayan ang diablo. Diba? At ang ginamit na referensya dito, Daniel chapter 10 verses 12 to 13 and then Ephesians chapter 6
verses 12 to 13 and verse 18. Ang dami niyo hong babasahin, mga karaydon sa Panginoon, kung sinulat ninyo. Diba? And then number 7, mga karaydon sa Panginoon, a righteous man sa prayer clarifies the will of God for him. Tunay nga naman, mga karaydon sa Panginoon. Yes. Bawat isang matawid na anak ng Diyos, binibigyan din siya ng kaalaman at karunungan and even awareness. Yes, upang sa ganun, matanggap niya yung paliwanag, yung pagkatama ng kalooban ng Diyos para sa kanya. Upang sa kanon anuman ang kanyang gagawin, anuman ang kanyang iisipin, ang kanyang magiging decision, anuman ang kanyang pagkilos at gagawin, ay it should always sure and very sure na naaayon sa kalooban ng Diyos. At ang kanyang ginamit dito na biblical references, Psalms chapter 32 verses 6 to 8. And then Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 and then the Gospel of Mark chapter 1 verses 35 to 39. Lalong dumarami ang babasahin po natin, di ba? At gayon din ang pangwalo na kanyang sinabi, a righteous man's prayer enables him to receive spiritual gifts. Yes, binibigyan siya ng kakayanan upang sa ganun ay makatanggap ng mga spiritual na kaloob na nagmumula sa Panginoon. Sino ba naman ang ayaw na makatanggap ng spiritual gifts mula sa ating Panginoon? But we need the enabling guidance and we need the enabling ways and means of the Lord of Jesus Christ through His Holy Spirit in order for us to be enabled to receive spiritual gifts. At ang ginamit dito ng author ay 1 Corinthians chapter 14 verse 1. Yes, mga karaydon sa Panginoon. And then number 9, a righteous man sa prayer brings him into the fellowship with God. Yes, dinadala siya. Inaakay siya sa napakahalagang pagkakatipon sa Diyos. Sa napakahalagang communing with Jesus Christ, fellowshiping with God. Halay, di ba kailangan natin yan? At ang ginamit dito na biblical reference, Matthew chapter 6 verse 9, John chapter 7 verse 37, and then at chapter 14 verse 16. Hallelujah. Dumarami po ang inyong babasahin at gunam-gunamin. Pero makatutulong po lahat yan. And then number 7, a righteous man's prayer brings him grace, brings him mercy, and brings him peace. Grace, mercy, and peace. Yes, totoo po yan, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga ho, ang mga matuwid na lingkod ng Diyos, mga matuwid na anak ng Diyos, nakararanas nga ng biyaya, grasya, at gayon din ng awa. Isama na natin ang habag at pag-ibig ng Diyos at gayon din ang kapayapaan. Sino ba naman ang ayaw sa grace ng Panginoon? Ayaw nyo ba yun? Gusto natin.
Sino bang ayaw sa mercy ng Panginoon sa habag ng Diyos sa kanyang awa at gayon din sa kanyang kapayapaan at gayon din sa kanyang pag-ibig? We need all of this, but we can only get all of this and even to experience it to the fullest if we have Jesus Christ in our lives and be a part of that community of righteous men and women of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! At ang ginamit dito na biblical references, Philippians chapter 4 verses 6 to 7, Hebrews chapter 4 verse 16. Marami po kayong babasahin, mga karay doon sa Panginoon. Meron pang pito. At magtatapos tayo doon sa pangpito. Number 11, brings the lost to Christ. Totoo naman, ng isang matuwid na anak ng Diyos, sabagat meron siyang passion, meron siyang love, but meron siyang commitment and dedication to bring souls to Jesus Christ. Indeed, it brings the lost to Christ. At yan ang mandate ng Panginoon sa atin. Kaya ginamit dito na biblical reference, James chapter 5 verse 20. Yes, na kung saan ay tatalakayin natin baga sa bandang Lunes o Martes. And then number 12, a righteous man's prayer brings him the wisdom. Yes, revelation and knowledge of Christ Jesus. Diba? Sino ka man ayaw ng karunungan at kaalaman, revelasyon at manifestasyon ng ating Panginoong Jesucristo? We need that. Especially in our respective continuing intentional ministries. Lalo na sa mga ministeryo na ating pinatalakay patungkol sa ministry of healing and prayer and deliverance. We need the wisdom of God. We need the revelation of God. We need the knowledge of God in Jesus Christ, isn't it? Mag-ride on sa Panginoon. At ang biblical passage na ginamit nitong author na ito, Ephesians chapter 1 verses 16 to 17. Yes, Ephesians chapter 1 verses 16 to 17. And then number 13, a righteous man sa prayer brings him healing. At yan ngayon ang sinasabi nga dyan. Sa James chapter 5 verse 15 na kung saan ay bahagi ng ating tinalakay kahapon. Yes. Kaya nga ho in Jesus Christ at gayon din tayo bilang mga matuwid na mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos sa pamagitan ng ating effectual fervent prayer. Naniniwala tayo na talaga naman na kapag bibigay po and it brings us into the fold of His healing ministry. It brings healing to those who are in need of healing. Totoo po yan mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po, kung di ako naniniwala dyan, eh, ba't pa ako mananalangin araw-araw pa ulit-ulit na panalangin natin sa Panginoon mga prayer requests? Kung hindi tayo naniniwala na kung saan ay meron pong ipagkakalob ang Diyos na kagalingan. It is in the faith that indeed those who are requesting for prayer requests for healing, they may receive healing. Pero sa isang nananalangin sa ating Panginoong Diyos, kailangan din na kung saan 100% ang kanyang paniniwala, ang kanyang pananampalataya na kung saan ang kanyang ginagawa na fervent prayer, it brings healing. At gayon din, number 14, malapit na tayo sa panghuli. Yes, a righteous man
Prayer, mga kapatid, sa Panginoon ay brings Him deliverance from trouble. Totoo po yan, mga ka-ride-on sa Panginoon. Di bang panalangin natin araw-araw bago tayo lumakbay, bago tayo gumawa ng ating mga gawain, Lord, tulungan mo ako. Gabayan mo ako, Lord, sa aking gagawin sa araw na ito. Panginoon, ligtas mo ako sa aking paglalakbay nang walang mangyaring trouble sa akin. Gayun din, hindi lamang ako, Panginoon, kundi lahat ng manglalakbay. Yes, Lord Jesus, please bring with them your guidance and deliver them from any particular trouble. Diba? Bagay ng ating panalangin, Lord, deliver mo kami mula nitong humahawa na global pandemic. COVID-19 baryan. Palayain mo kami. Yan, patuloy natin sinasabi, yes, total healing, recovery, good health and wellness. Yes, i-deliver mo kami, Panginoon, mula sa iba't ibang troubleness na nangyayari sa mundong ito. And then we even quote Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." And then every uttered word from that whole chapter, na kahit sa panahon ng kadiliman ng kamatayan, kahirapan man, rest assured that the Lord be with us, that indeed it brings us deliverance from any particular context of trouble or situation, circumstances na haharapin ang buhay natin. And the author used as biblical reference Psalms chapter 34 verses 4 to 7 and even the epistle of St. Paul to the Philippians chapter 1 verse 19. And then number 15. Yes, number 15, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, a righteous man's prayer glorifies God with praise and thanksgiving. Hindi ho nagsasawa, hindi napapagod, na kung saan winawalhati, sinasamba ang Panginoon at inaawitan pa, lumalambing sa Lord na merong kaakibat na pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Every time we glorify the name of God with praise and thanksgiving in Jesus Christ and with the guidance of His Holy Spirit, something deep within na ating pong naranasan na nakapagbibigay po sa atin ng kagalakan, na kapag bibigay po sa atin ng peace and even tranquility and even hope and strength. And in a context of malapit na na tayo po'y bumigay, malapit ng sumuko, mag-quit, mag-retreat, but because na hindi tayo tumitigil na kung taan saan ay itinataas natin, winawalhati, sinasamba ang buhay na nag-iisang Diyos na merong kasamang pagpupuri at pagpapasalamat. At gayon din ang kanyang mga salita na kung saan ay nadidiligan tayo
And then nakikita na naman sa atin na tayo po'y umuusbong, na tayo ay lumalakas, na tayo ay nagiging fresh sa harapan ng Panginoon. And then we say to ourselves, Lito, don't quit. Lito, never retreat. Just move on with Jesus Christ. Just continue to glorify the name of God with praise and thanksgiving. At ang ginamit ng author dito na biblical reference, Psalms chapter 100, verse 4. And so many uttered words in the book of Psalms telling us of us praising, glorifying God and thanksgiving. And then in number 16, na kanyang sinasabi, a righteous man's prayer makes the presence of Jesus Christ real to him. Tunay nga naman, mga kapatid sa Panginoon, sa ating pong patuloy na pagbababat sa Panginoong Jesucristo, sa Diyos na buhay na ito, tinutulungan tayo at gayon din na tayo po inaakay sa patuloy na banal na presensya ng Diyos sa pamagitan ng Jesucristo. Ngayon ay tunay nga naman ng pananahanan ni Jesus sa ating mga buhay, sa ating mga puso, at gayon din sa ating ugnayan, nangyayari sa tunay nga naman na realness of Christ Jesus unto each one of us. Yes, He will always be our Emmanuel, God with us. Being with Jesus Christ and Jesus Christ being with us. Ang ginamit din na biblical reference, Revelation chapter 3 verse 20. And then lastly na sinabi ng author na ito ng commentary, a righteous man's prayer ensures him of his final salvation of Christ, intercession for him. At ang ginamit niya dito, Hebrews chapter 7 verse 25. Tunay nga naman na nakakasigurado tayo sa kalubusan ng pagliligtas ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, sa pamagitan niya mismo na atin pong tagapamagitan sa Diyos Ama. Ano pang hanapin natin mga karaydon sa Panginoon? Well, 17 important points na sinasabi nito ng aking nabasa na commentary, A Righteous Man's Prayer, with the corresponding biblical references. And how I wish na nakatulong sa atin, nakapagbigay po ng inspiration sa atin, ng challenge sa atin. Yes, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ipagtapat ninyo sa inyong ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Yes, confess, pray, be healed, ipagtapat, ipanalangin, gumaling. Yes, sa pamagitan
nga effectual fervent prayer natin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon na nagsusumikap sa tulong, gabay at kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo ng Kanyang banal na Espiritu, na tayong lahat na Kanyang pinapaging banal, pinabaging dapat at pinapaging matuwid, kailangan lamang ang buhay natin, ang mga puso natin na nakapailalim sa Kanya with a deeper sense of humility, commitment, obedience unto the Lord and to His words. At gayon din na tayo hindi nakakalimot sa panalangin at gayon din sa ministeryo ng healing, prayer, and deliverance na napakahalaga din, lalo na sa panahon na ito na pinalalahanan ang lahat ng churches, lahat ng mananampalataya, na sa panahong ito makita yung init, yung alab ng paglilingkod, pananalangin para sa kagalingan ng lahat. Sino ang Kanyang gagamitin kasanggapanin? Diba tayo na mga mananampalataya? Tayo na mga Christian churches, mga kapatid sa Diyos. Ano ang ating magagawa sa panahon na ito? Sa napakaraming mayroong mga karamdaman, sa napakaraming nagagulumihanan, nadidepress, nawawala ng pag-asa, di ba mayroon tayong magagawa na may aambag sa mga tao sa lipiw na nating ginagalawan, sa ating pagtatapat sa Panginoon, sa ating patuloy na effectual fervent prayer? Marami ho ang matutulungan sa panahon na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen. At Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon. Ngayon ay batiin po natin ang mga kapatid natin na kung saan ay birthday nila sa araw na ito. At ilan? Yes, 10 na nakarating sa impilan ng Ride On Ministry. Bagaman marami ang may birthdays na ngayon mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas, at gayon mula sa iba't ibang mga bansa, kasama na ang mga sanggol na isinilang sa araw na ito. Yes, binabati natin ang ating kapatid na Joya Santos ng Punturi na Valenzuela City, Metro Manila, kaanib po ng Trinity Methodist Church. At gayon din ang kapatid na Kerosene na Shalom, Care Domingo Tangonan ng Caloocan City, Metro Manila. Ito po ay anak ni Mrs. Jean Grace Domingo Tangonan. Yes, puri ng Panginoong Diyos. At gayon din ay sinasabi nila na kamagkwa ko raw. Yes, kayo din ang kapatid na Loretta Nazaro, kanib po ng Living Faith Methodist Church yan sa bandang Princess Orduha Narapalawan. At kayo din ang kapatid na Alena Casiguran, yes, yan sa bandang California, United States of America. At kayo din ang kapatid na Ben Suniga Kunanan ng Los Angeles, California, USA. At ganyan kapatid na Emiliano Yagin na nandiyan sa bandang Kapa, Hawaii, USA. At ganyan kapatid na Elinor Ramos ng Apari, Cagayan. At kapatid na Mila Azuero, May Dolestrinos ng Samat Isabel. At ganyan kapatid na Rosel Dangilan Gervasio ng San Mateo Isabela. Yes, manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, maraming maraming salamat po sa mensahe ng buhay na inyo pong isinair sa amin. Salamat kay Apostle James, gayon ni Panginoon sa mga references na ito, at gayon ni Panginoon Diyos sa mga resource na commentaries and even Bibles na ginagamit namin, Panginoong Diyos. Tunay nga naman, Panginoon, napakahalaga po ang aming buhay
na inaasahan Panginoong Diyos na kami ay magiging matuwid. Nangyayari lamang iyan sa pamagitan mo, sa gabay at tulong mo, Panginoon. Kaya Panginoong Diyos, patuloy mo kami na habunin, kasangkapanin, upang ang ministeryong ipinapagawa mo sa aming Panginoong Diyos, the ministry of prayer, healing and deliverance, ay aming magawa, Panginoon, lalo sa panahon na ito na marami pong nagkakasakit. Yes, we need your knowledge, we need your wisdom. Kailangan namin, Panginoong Diyos, ang 17 points na yan na ipinarating ng sumunat and all other biblical references underneath na ipinaparating. Yes, Lord Jesus. Sana, Panginoon, ay patuloy po namin na kung saan ay pahalagahan ng pananalangin. Yes, patuloy mo kaming inspire, empower, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa lahat po, O Diyos, na kung saan ay birthday nila sa araw na ito, katulad po ng mabanggit ng mga pangalan. At sa lahat pa, Panginoong Diyos, di man namin natawag ang kanilang mga pangalan sa iba't ibang mga dako, saan man sila naroon, in the Philippines or beyond the Philippines, Panginoon. Gayon din ang mga sanggulipin pinanak sa alaw na ito, kasama po sila, Panginoon, sa aming mga binabati at pinapanalangin sa pagkakataon na ito. Yes, Lord Jesus, sa panahon ng kanilang birthday, Panginoon, ay makita kanila at muling maranasan, Panginoon, ng gayon na lamang sa kanilang puso, sa kanilang mga buhay at pamilyang kinabibilangan, Panginoon. May you continue to bless them or to embrace them or and even to empower them and making their faith more firm. At gayon din akong isa ng kanilang mga espiritual na pamumuhay at lalong lumalago, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga ministry na ginagampanan at pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan, livelihood, Panginoon. Pagpalain mo silang lahat, Panginoong Diyos, na patuloy po nagawaran, maayos na kalusugan at pangangatawan, Panginoon, at mailayo sa anumang sakuna at ganin, lalo na sa virus na kumakalat, Panginoon. Yes, tulungan mo sila, Panginoon, na kung saan ay kanilang ma-realize ang kanilang mga pangarap nila, mga pangitain ng kanilang mga buhay, pamilya, Panginoong Diyos. Tulungan mo sila. Let them feel and experience always your presence that will give them joy and peace and tranquility and assurance of salvation. At gayon din, Panginoon, marami pang darating na mga birthdays sa buhay, O Diyos. Nalipos ng pagtatagumpay, nalipos, Panginoon, ng kasaganan, nalipos, O Diyos, ng maayos na kalalagayan nila at pati ng kanilang mga kalusugan. At sa mga sanggol, Panginoon, ay pinanak sa araw nito, pagpalaan mo sila, ingatan. Ligtas, Panginoon, sa araw-araw. Maging maayos ang kanilang mga pangatawan. At sila, Panginoon, ay lumaki, O Diyos, na kasalaunan na magkaroon ng takot at pananampalatay sa inyo. At magkaroon sila, Panginoon, ng bright future. Pagpalaan mo rin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Ano man ang kanilang mga needs sa araw-araw, Panginoon, ay matugunan. O aming ama at aming Diyos, salamat din sa lahat po ng mga answered prayer requests ng sino man, Panginoon. Salamat din po, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga gumaling mula sa karamdaman at gayon din mula sa COVID-19, Panginoon. Patuloy po ng Panginoon, i-bless mo sila na pagaling, Panginoon. Patuloy po, Panginoong Diyos, na sila'y pagpalain sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na at kung saan, Panginoon, ay maging maayos na nang tuloy-tuloy ang kanilang mga kalusugan, Panginoon. Yes, Lord Jesus, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, awitan po natin ang mga kapatid na ito na celebration ng kanilang birthday sa araw na ito. Mabuhay
may kanaw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, hulumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan ating binamahal. Inihiling namin pagpalain ang mga araw upang darating, ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan ating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kaparan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan ating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng birthday celebrants at gayon ang mga pinanganak ng mga sanggol sa araw na ito. I-cheer naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon at tunay nga naman na kahit panahon ng pandemya, wala ho magaiiwas na kung saan ay pwede natin i-celebrate ang birthday natin. Wala makapipigil sa bawat isa na kung saan ay birthday niya. Yes! Kayo po, kailan po birthday niyo? Kung birthday niyo ngayon o bukas, next month, parating niyo po at may isama kayo sa binabati at gayon din sa ipinapanalangin natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ako nga ho ay hinihintay ko na yung paparating na birthday ko, malayo pa. Pero excited ako na kung saan ay paparating. Wala naman akong magagawa sapagkat akong dumating yung birthday at maragdagan yung edad ay talaga naman di na tayo makagaiwas, di ho ba? Pero napakahalaga ang sinasabi ng isang philosopher that age doesn't matter. As long as matter doesn't age, what is important this life? Being given and trusted by God to each one of us, and let's make this life a real life before the presence of the Lord that can contribute something and more to other people. As God's influencer, God's, peacemakers, as God's, ambassadors, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Magpatuloy po tayo sa ating mga panalangin sa pagkakataon na ito. Kung meron po kayong mga particular na prayer request, please type it. Gaya din akong saan kung baka sakaling meron kayong mga comments, yes, parating ninyo. O kaya kung bago kayo, ngayon lamang kayo nagibahagi, sabihin niyo ngayon lang po ako. Nakasama dito sa Ride On Ministry, yes. Sabihin niyo kung takasan po kayo at nice to meet you. And then siksik natin sa utak natin ang kapatid na ito ay taga dyan pala sa lugar na yan. Purihin natin ang Panginoon. Yes, naipin pa na lang sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos. Papasalamat kami sa lahat po ng opportunity na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, sa inyong dakilang katapatan, sa inyong malasakit, patulong sa amin. Bawat protection mo na iyong ginagawa, Panginoong Diyos, para sa aming kabubuti, salamat po ng marami. Tunay nga naman na maasahan ka namin sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na tunay nga naman na ikaw po ang siyang aming patuloy
na nasa sandalan. At gayon din na patuloy na aming nakakausap sa tuwing kami ay naniniklod sa iyo sa diwa ng panalangin. Yes, Lord. Salamat po sa inyong pakikialam sa aming mga buhay, sa inyong pakikinig sa amin at gayon din sa pagtugon mo sa aming mga panalangin at kahilingan, O Diyos. Yes, Lord Jesus, patuloy po, Panginoon, na pagpalay mo ang buong bansang Pilipinas sa kabuuan. Mula sa national hanggang sa bawat rehiyon, gayon din sa iba't ibang lalawigan, sa iba't ibang mga lungsod, municipalities, at gayon din sa lahat ng mga barangay, sityo, baryo, at gayon din sa lahat po ng mga pamilya, individual, at gayon din po, Panginoong Diyos, lahat po ng mga sectors. Ang mga nasa ilalim ng gobyerno, Panginoon, the different agencies, departments, boards and commissions, Panginoon, at sa lahat po ng mga kabinete ng presidente, sa ilalim po ng executive branch, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga nanunungkulan, sa lahat po ng mga kasama na trabahadores, at sa lahat ng mga projects, Panginoon, na ginagampanan, Panginoon, at gayon din po, Panginoon, sa judiciary branch, sa lahat po ng mga justices, yes, ng mga judges, fiscals, at mga iba pang mga empleyado, Panginoon, sa pangunguna po ng Chief Justice ng Supreme Court, at gayon din yan sa bandang Court of Appeals, at sa lahat po ng mga regional at trial courts, municipal courts, at gayon din sa mga opisina ng pangkatarungan sa bawat barangay, Panginoon. Yes, pagpalay mo lahat sinat kasangkapanin, Panginoon, na mabisa at sa anumang mga inaasikaso na mga chargers, Panginoon. Umaasa kami na magkaroon po ng karampatang kalutasan. Yes, na wala hong kinikilingan, Panginoon, kundi makatarungan at makadiyos na mga desisyon, Panginoon. Pagpalaya mo rin ang lahat po ng mga empleyado, mga staff, Panginoon, ng judiciary, at gayon din, Panginoong Diyos. Umasa kami na sa lahat po ng bumubuo ng legislative branch, Panginoon, ng Pilipinas, ang Senado at sa lahat ng mga senators, gayon din, Panginoon, ang Lower House of Representatives sa pangunguna ng mga congressmen and congresswomen, at gayon din ang pinakamataas na tungkulin sa Senado, at gayon din yan sa bandang Lower House of Representatives, Panginoon, at sa lahat po ng mga empleyado, at sa lahat po, Panginoong Diyos, na pinagtutuunan ng mga batas, mga hearings at iba pa, Panginoon, na namang maging maayos, matagumpay. Ngayon, Panginoon Diyos, na kung saan ay maging mabuti silang lahat na mga nanunungkulan, Panginoon, sa executive, sa judiciary, at gayon din sa legislative, Panginoon Diyos, na sila ay maging mabuting katiwala na sa mga Panginoong Diyos ay walang nangyayari, Panginoon, na korupsyon, katiwalian, kundi para sa bayan at para sa mamayan at para sa pag-unlad ng bayan, Panginoon. Pagpalay mo rin, Panginoon, ang nasa ilalim ng private, Panginoon, sa lahat po ng mga business enterprises at mga iba pa, mga factories at lahat po ng mga establishmento, Panginoon, sa pangkabuhayan at iba pa, Panginoon Diyos. Pagpalay mo at pangunahan lahat po ng mga owners, mga employers, at gayon, Panginoon, lahat po ng mga employees, Panginoon. Yes. At sa anumang mga ginagawa, Panginoon, na pangkabuhayan, at anumang mga project, Panginoon, ay pagpalayan mo, Panginoong Diyos, ng marami makatulong, Panginoon. Pagpalayan mo, Panginoon, ng bawat isa na magkaroon ng kabuhayan, bawat pamilya, bawat individual, Panginoon. At gayon, Panginoon Diyos, na kung saan, yes, the economy, the livelihood of this nation, it will arise again, Panginoon. It will multiply. Gayun, Panginoon, ang bawat mamayan at pamilya, Panginoong Diyos. Pagpalay mo rin, Panginoon, ang nasa ilalim po ng religious sector, ang mga iba't ibang mga churches, anumang denominasyon, lahat ng mga lingkod, mga church workers, at gayun din, Panginoon,
sa lahat po, O Diyos, ng mga kaanib, mga pamilya, Panginoon, at gayon din ang leader like ko, officers, Panginoon, the different ministries and missions, at gayon din, Panginoon, mga specialized ministries, church-related institution, Panginoon, kung meron mga foundation, mga paaralan, at mga iba pa, Panginoon, pagpalay mula dito, kahit panahon ng global pandemic, Panginoon, alam mo rin, Panginoon, pangailangan, matugunan, Panginoon, Diyos, at gayon din, lagi-lagi, Panginoon, na kahit panahon po ito na talaga naman napakahamon ay tuloy-tuloy pa rin na kung saan mamayagpag. At lalong maging maalab, Panginoon, ang paglilingkod ng ministeryo, Panginoong Diyos. Kahit panahon ng ganitong napakahirap na sitwasyon ng Panginoon. Kaya pagpalaay mo lahat mga nangyayarin pong mga live streaming, Panginoon, ng mga churches. Sa mga namumuno, sa mga naghayag ng salita ng Panginoon. At gayon yung mga gawain, Panginoon, sa loob ng iglesia na mayroong pagsasaalang-alang sa health protocols at gayon yung mga gawain sa labas. Yes, continue to bless and empower, Panginoon, anointed by your Holy Spirit. Nang lahat ng ito, Panginoon, ay maging kaparaanan, O Diyos, upang sa kanon ay lalong mapatatag ang pananampalataya, lalong mapalago ang espiritual na pamumuhay. At lalo, Panginoon, na kung saan ay maisiwanag ang mabuting balita ng kaligtasan at gayon din ang lalong maraming mahamon at lalong maraming madala na mga souls sa banal na paanan mo, Jesucristo. Yes, Lord Jesus Christ, we continuously pray for not only for the Philippines but even for all nations, the whole world, Panginoon. Pagbalayin niyo, Panginoong Diyos, nang ito ay magkaroon po ng katugunan sa lahat ng pangailangan ng bawat bansa. We pray for peace, lasting peace. We pray, O God, for your justice. We pray, O God, for your sovereignty over us all. We pray, O God, that your kingdom will come unto each one of us and even to each nation, Panginoon. Yes, we pray for holiness, righteousness in every place, in every person, at gayon din sa bawat bansa at sa buong mundo ito, Panginoon. That's why, O Heavenly Father, we pray for intensive continuing evangelism explosion, mission explosion, and even spiritual revival and spiritual reawakening, Panginoon, for the continuing total radical change of people and of communities, including churches and every nation, Panginoon. And may it happen, Panginoong Diyos. Sabagat ikaw po ang aming pinagtitiwalaan. Yes, Lord, we pray for those who are experiencing anxieties, depression, insecurities in this time of global pandemic. May bring a healing, Panginoon. Yes, solution, upliftment, O Lord Jesus Christ. We even pray for those who are the midst of loneliness, sorrow, and pain because nawalan sila ng mahal sa buhay because of the COVID-19 or whatever cause ng kamatayan ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Yes, Lord Jesus, please continue to uplift them all, to embrace them, O God, with your comforting love, the strength that they needed, to the presence, the power of your Holy Spirit. Yes, the word that will give them a life and hope. At gayon din, Panginoon Diyos, na kung sana may they embrace your promise, the hope of resurrection and everlasting life. And of course, your blessing, Panginoon, na kailangan po nila sa araw-araw. And to thy hands, Heavenly Father, we indeed commit and press all the bodies, souls, and spirit of every person who passed away because of the COVID-19, whatever cause of their death, Panginoon, unto your loving care, your sustenance in your heavenly realm, Panginoon, and your reign over them all, O Heavenly Father. And we as people who are alive in this world, yes, be with us always with our preparedness and even over this life in its busy moment of servitude for life, for the church, for the nation, and for the whole world, Panginoon.
Yes, we pray for the victory, success of the vaccination operation in every nation, Panginoon Diyos. Dalangin po namin lahat po, Panginoon Diyos, ng mga natuturukan ng vaccine na magiging maayos po ang kanilang kalalagayan. Dalangin po namin, Panginoon, na mapalakas ang kanilang mga immune system, magiging maayos po ang kanilang mga kalusugan, Panginoon. Yes, pagpalain mo sila na nagbabaksin, Panginoon, pagpalain mo ang mga medical frontliners na ito at gayon yung mga paggamutan, mga quarantine facilities at gayon din ng lahat ng mga gamot, lahat po ng mga vaccine, Panginoon, ano pa ang brand, Panginoon, kasama yung pagpalain, Panginoon, at gayon din. Lahat po ng mga frontliners, Panginoon, hindi lamang medical frontliners, essential frontliners, yes, uniform personal frontliners ng mga kapulisan, mga military at gayon din. Ang mga spiritual prayer warriors na mga frontliners din na nananalangin sa araw-araw. Lahat, Panginoon, na namang klase ng frontliner, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po. Napagbalayan, protektahan, ligtas, Panginoong Diyos, at patuloy mabisang kasang kapanin sa mga kasalukuyan at araw-araw na ginagampanan na ministeryo at paglilingkod, Panginoong Diyos. Nang bawat isa ay patuloy na nakakaranas, nakakaramdam, Panginoon, ng joyfulness. Nakakaramdam, Panginoon, ng ligaya ng paglilingkod at gayon din ng kasapatan ng iyong biyaya para po sa kanila, Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, di nadalangin na yung Panginoon ng mga sangkatutok ng mga problema ng mundong ito, ng bawat bansa. Problema sa insurgency, problema sa mga patayan, problema sa poverty, problema sa di umanong illegal drugs, iba pang mga isolated na mga problema at gayon din ang mga national problem, regional and so on and so forth. At gayon din ang problema ng bawat isang mamamayan, Panginoon. Yes, tulungan mo sila na kung saan ay namumuno. Nang magkaroon, Panginoon, ng karampatan na kalutasan, Panginoon, ang mga ito para po sa bayan, para po sa mamamayan, Panginoon, para sa patuloy na paglago. Productivity, Panginoong Diyos, ng bawat bansa, Panginoon. Yes, we entrust to you the situation dyan sa bandang West Philippine Sea, South China Sea. Ang mga pinaggagawa ng mga teritoryo na isla, Panginoon, between China and the Philippines, at gaya din ang mga karatig bansa, at gaya din, Panginoon, ang China, Taiwan, Panginoon, vis-a-vis. Yes, dalangin po namin, Panginoon, po your direct intervention, interference, Panginoon. We pray for peace, we pray for sobriety, we pray, Panginoon, for right solution in the right place and right time, Panginoon. Ayaw po namin, Panginoon, ang gera. Gusto namin, Panginoong Diyos, ang kapayapaan. Yes, we pray for that and we claim and we declare it. Panginoon, dalangin din po namin, Panginoong Diyos, na kung saan ng sitwasyon sa pagitan po ng Israel at gayon din, Panginoon, ng Palestina. Sa nangyayaring digmaan sa panahon na ito, O Diyos, Ikaw po, Panginoon, ang mauna at Ikaw po mamagitan, Panginoon, ang masolusyonan ito ng mabayapa. Yes, Lord Jesus, may mga namamatay, may mga nasisira. Panginoon, sa panahon na ito ay ang digma na hindi lamang gamit ang pistol, hindi lamang gamit ang 45 ngayon, kundi ang napaka-high-tech ngayon na kung saan, Panginoon, segundo ay talaga naman nagliliparan ng mga missiles at iba pa. Yes, Lord Jesus, dalangin po namin na mga mangusap po kayo, Panginoong Diyos, sa dalawa, sa pagitan po ng Israel at ng Palestine, Panginoon, upang magkaroon po ng pag-uusap, ng dialogue at anumang solusyon, Panginoong Diyos. Ligtas mo ang mga mamayan dyan. Yes, tulungan mo, Panginoon, ang mga nasasawi ng mga pamilya. Tulungan mo, Panginoon, ang mga nasasaktan, Panginoon, ang mga naapektuhan, O Diyos. Nanawa ay maghilom, Panginoon, ang sugat ng bawat bansang ito, Panginoon, at magkaroon ng resolution. Alam namin, Panginoon, ang bansang ito ay yung pinili, Panginoong Diyos, and you know what is best and what is due for this holy nation, Panginoon. Hindi lamang sa bansang yan, kundi nangyayari ng mga digmaan sa iba pang mga bansa, Panginoon.
Yes, panahon na kung saan kailangan po ikaw na Diyos na mamagitan, Panginoon. Di lamang yan, kundi mga nangyayari, Panginoong Diyos, katulad po ng mga lindol, kailan lang na lumindol. Yan sa Abra de Ilog ng Occidental Mindoro, Panginoon. Yes, dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mo na protection at pag-ingat po pagliligtas sa bawat isa, Panginoon. Yes, dalangin po namin ang patuloy na kagalingan at kalakasan, Panginoon, good health and wellness at matugunan din ang pangailangan ng bawat isang tinamaan ng COVID-19. Mga total cases ng COVID-19 o variant man sa Pilipinas man o sa iba't ibang mga nasyon, Panginoong Diyos, we pray and we claim and we declare, O God, ng pinakamainam, pinakamabuting solusyon para po sa kanilang kagalingan, Panginoong Diyos, makarecover sila. Yes, pagpalain din ang kanilang mga pamilya at matugon ang kanilang mga pangailang espiritual at pangailang material, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ang mga kapatid namin na kung saan araw-araw po ay pinapanalangin namin sa inyong harapan. Katulad po ng kapatid na Boy Altra ng Kabanggan Sambales, Panginoon, na siya po ay nagka-COVID din. Ngayon din, Panginoon, ang kapatid na Florida Estrada Camoso, dyan sa bandang Quezon, Isabela, at ngayon din, kapatid na Richardson Basibica. Sila po ay nagda-dialysis, Panginoon, at ngayon din, Panginoon, ang anak ng kapatid na Bedi, yung Usalia Perezosa, na Ilagan City, Isabela. Ang kapatid na Rona, ang kanyang kalusugan at gayon din ang kanyang trabaho at gayon din ang kanyang apo na si AJ sa kanyang pag-aaral at gayon din ang kanyang kalusugan. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Hope Kapatayat ng kanyang baby na sa kanyang sinapupunan. Diyan sa bandang Kabanatuan City, Nueva Ecija, para po sa tagumpay ng kanyang panganganak at maayos na kalusugan, Panginoon, at kaligtasan. At gayon din ang silang dalawa ay mabubuhay, Panginoon, ng matagal. Ang kapatid na meron sembrano ng Imusi de Cavite, na meron pinagdadaanan na colon cancer stage 3 na kung saan nagke-chemotherapy, Panginoon. At gayon ng kapatid na Ruel Luzong Yumo na nagda-dialysis. Yan sa bandang Maribel sa Bataan. At gayon ng kapatid na Thelma Villarreal na nagda-dialysis. Carlito Vargas na meron pong problema sa kanyang pag-ihi. At gayon din ng kapatid na Baby Crystal Marie Pasay na meron siyang pinagdadaanan na cancer sa kanyang kidney, sila po, Panginoon, ay mula sa Mindanao. At gayon din ang kapatid na Oli Barican ng Valenzuela City, Metro Manila, meron pong pneumonia. At gayon din ang kapatid na Iasor Espiritu Domingo, dyan sa Batang Qatar, na meron pong pinagdadaanan din na ulcerative colitis. Ang kapatid na Lili Kagalitan para sa kanyang kalusugan. Gayon din ang kapatid na Leti Lacandasa ng Marila Bulacan, Mika Cruz Bagdas, nang Pilar Bataan na meron siyang pinagdadaanan din na cancer, Panginoon. Gayon ang kapatid na Rogerine Liaban ng Sinait Ilocos Sur na meron din breast cancer, Panginoon Diyos. Gayon din po, O Ama at aming Diyos na makapagyarihan sa lahat. Ang mga family, Panginoon, dyan sa bandang Maria Aurora District na naka-home quarantine, Panginoon Diyos. Gayon din ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Salaya de Leon ng Manena United Methodist Church, San Luis, Pampanga, na meron pong pinagdadaanan sa kanyang left eye, meron po siyang diabetic retinopathy, at meron pa siyang brown problem, Panginoon. Gayon din ang kapatid na Emiliano Ruel Malyari na meron pong cancer of the lungs at nag-chemotherapy. Eva Estrella Reyes na meron pong problema sa kanyang kidney, paa, at meron din dyan sa kanyang albumin na sila pong adyan sa bandang Dinalupihan Bataan. Ang kapatid na Glyza Batunan Alvarez, meron pong breast cancer dyan sa Angeles City, Pampanga. Ngayon din o aming Ama at aming Diyos, ang buong pamilya ng, na dyan sa bandang Purug Gabi 3 ng Dunlugan, Pagadian City, Sambuanga del Sur ng Mindanao. Sa mga kamag-anak ng kapatid na Mary Joy Tambanillo ng Tagbilaran City, Bohol, Visayas, para po sa kagalingan ng kapatid na Yurnel Lloyd Jan, Leo Kai, Loria Uyanib, Panginoon. Yes, Lord Jesus, gayon din po ang kapatid na yes, Gwen Montibergen, na kung sabihan na kung saan ay meron po siyang naranasan na depression, stress at insecurities, tulungan po ninyo siya.
Gayun din, o Ama, ang kapatid na Mirna Sanchez Rapananda Kanay dyan sa Sydney, Australia. Sa kanya patuloy na speech therapy, Panginoon, at gayun din sa kanyang kalusugan. Gayun din, o aming Diyos, ang mga iba pa, katulad po ng kapatid ng Hilito, June Apan, na nagpapakamot niyan sa bandang Tarlac dahil meron siyang bukol sa buto sa kanyang likod. At ganyan patuloy na kagalingan, Panginoon, kapatid na Arsenio Art Million ng Kalasyao, Pangasinan. Ang kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, USA. Sa kanyang kalusugan din, Panginoon, at ganyan kapatid na Nelly Tangonan Baldoviso ng Riyadh, Saudi Arabia. Para din sa kanyang kalusugan, at ganyan kapatid na George Rosales na na-stroke. Brother-in-law na kapatid na Beth Gallievo, Panginoon, dyan sa bandang Kawayan City, Isabela. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Violia Borbe, at gayon din ang kanyang buong pamilya para po sa kanilang kalusugan dyan sa bandang Caloocan City, Metro Manila, Panginoon. Lahat po sila, Panginoong Diyos, ibang-ibang klase ng karamdaman. Hindi lamang sila, kundi meron pa, Panginoon, lahat po ng laman ng pagamutan. Lahat, Panginoon, ng laman ng mga klinika. Yes, kayo din sa mga tahanan, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman, Panginoong Diyos, lahat po sila, Panginoon. Amin pong ipinapanalangin sa inyo, Panginoong Diyos, and we claim and we declare, O God, for their complete healing, recovery, good health and wellness, Panginoon, and even for financial provision and spiritual provision, Panginoon. They may receive, they may experience, Panginoon. Palayain mo sila sa kanilang mga karamdaman, Panginoon, na kanilang pinagdadaanan sa panahon na ito, O Diyos. Huwaming ama at aming Panginoon, gayon din ang kapatid na Gina Angel Tolentino ng San Mateo Belan dyan sa Batang Pangko, Manila City. Sa kanyang preparation, Panginoon, sa kanyang pagpunta dyan sa bandang Dubai para po sa kanyang trabaho. Be with her, O Heavenly Father. Yes, provide the necessary need that he needs, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, maging maayos po ang kanyang kalusugan, maging maayos po ang kanyang utak, ang kanyang pakiramdam, lahat, Panginoon, at gayon din ang trabaho na kanyang dadatnan. Yes. Pagpalain po rin ang kanyang buong pamilyang kinabibilangan, Panginoon, gayon din, Panginoon, Diyos, ang kapatid ng Nitz Beaton nasa Manila City, naghahanda patuloy sa kanyang pagbabalik dyan sa bandang Kingdom of Bahrain. May you be with her, O Lord. Yes, pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang preparation. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang babalikan ng trabaho. O Diyos, ingatan mo siya. Kalooban na maayos masugan, Panginoon, pagpalain mo rin ang kanyang buong pamilya ng mga Beaton, Panginoon. Yes, gayon din ang kapatid na Syria Maria Balingge ng Samad Isabela, Panginoon, sa kanyang paghihintay ng kanyang paparating na visa upang siya, Panginoong Diyos, ay makapunta na dyan sa bandang Maldives. Yes, Lord Jesus Christ, we claim that in due time, as early as possible, O Heavenly Father, yes, your will be done. Para sa kanoon ay mahawakan na niyang kanyang visa. At sa lahat po ng kanyang preparation, ng kanyang gagawin, Panginoon, handa niyang ang kanyang kalooban, ng kanyang isip, at gayon din ang kanyang katawan, Panginoong Diyos, upang sumabak sa kanyang trabaho. Palayin mo ang kanyang trabaho, ang kanyang employer, at gayon din, Panginoon, ang kanyang pamilya na kanyang iiwanan dyan sa bandang Samad Isabela, the whole family of Balingge. Yes, gayon din, Panginoon, ang paparating na virtual dance and music concert. Yes, na kung saan ito pong araw na ito, Panginoon, May 14, 2021, alas 7 ng gabi, sa pangunguna po ng Iglesia Major sa Pilipinas, Palawan, Christ Music Ministry, Panginoon. Yes, pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang remaining preparation. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga kabataan namin at sino man na siyang aawit at sinangsa sa iyo, Panginoon. Yes. Sila po ay ma-inspire, mapagpala at gayon kasangkapan niyo sila na maayos at mabuti. At magsilbi silang inspiration sa bawat isa, Panginoon, na makibahagi sa napakahalagang gawain na ito. Pagpalain mo ang sound system, lahat po ng mga equipments na kailangan nila. Pagpalain mo, Panginoon, ang computer, ang internet, ang signal, Panginoon, na maging maayos. Pagpalain mo, Panginoon, ang leadership ng gawain na ito. Yes, ang organizer. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat po ng manunood
na kung saan Panginoong Diyos tutugon sila sa panawagan, sapagkat ang gawain na ito ay isa pong fundraising virtual dance and music ministry na ilalaan po sa kanilang proyekto. Yes, ang pangalan mo ang siyang mawalhati, mapagpalang bawat isa, ma-realize ang kanilang project, Panginoon. Yes, what more we can say to you, O Lord Jesus Christ, that we want to pray for? Alam niyo, Panginoon, salamat po sa buhay ng mga anak mong ito na kung saan nagbababad sa gawain mo, Panginoon, sa pamagitan ng Ride On Ministry. Patuloy po, Panginoon, na sila pagkatagpuin ng personal ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, sila ng mga lingkod mo, ang kanilang pamilya, ang kanilang ministries, ang kanilang mga mission na ginagawa at gayon din ang kanilang mga leadership, Panginoong Diyos. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Yes, pagpalain mo rin sila, Panginoong Diyos, na kung saan ay mga layo, na nais po na kung saan ay madiligan ang iyong mga salita sa araw-araw. Nais po na may panalangin lagi. May you always be with them, O Heavenly Father, wherever they are in the Philippines or even beyond the Philippines, O Heavenly Father. You know their situation. You know their daily need, Panginoon. Alam niyo rin, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan. Daanangin namin, O Diyos, na protektahan sila. Tulungan at pagpalain, Panginoon. Magi ang kanilang mga kabuhayan. Lalo digit, nalalong tatatag at lalalim at lalawak ang kanilang paglago sa pananampalataya at espiritual na pamumuhay, Panginoon. Yes, samahan niyo kami sa buong maghapon na ito. Ano man ang aming mga gagawin, pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang buong magdamag na aming haharapin muli na maging matiwasay, maayos, at magising kami sa kinamagahan na maluwalhati, na may ngiti, may galak, at handang humarap sa panibagong buhay. Lord, patawarin niyo kami, Panginoong Diyos, kung ano man ang aming mga pagkukulang, kapabayaan. Yes, may you continue to touch us with your healing, with your love. Yes, the Holy Spirit that will empower us, your light to lighten us, your salt that will preserve us. Yes, O Heavenly Father, everything we entrust unto you, O Lord, and your will be done. The mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church by Jesus Christ throughout all ages, world without end. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, everybody will say, amen at amen unto the Lord that Jesus Christ. Yes, ang Ride On Ministry, patuloy po na nangumusta sa bawat isa inyo. Kumusta po kayo dyan? Yes, kumusta si nanay, si tatay, si lolo, si lola? Yes, kumusta ang mga anak? Kumusta ang mga estudyante? Kumusta kayo ng mga lingkod ng Diyos? Sa inyong mga ministry at gayon ang inyong mga leadership, natutugunan din bang inyong mga pangailangan? Kumusta kayo? Na mga laigo, kumusta ang buhay ninyo? Patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon. Yes, ang Ride On Ministry, patuloy pinasinasabi, God bless and protect us all always. To the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always, ever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen unto the Lord. Yes, tignan natin ang mga comments na pinarating niyo sa pagkakataon na ito. Yes, salamat po sa inyong presence. Salamat po sa inyong pag-like. Salamat po sa inyong pag-comment. Salamat po sa inyong pag-follow sa ating page. Salamat din po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry, lalo na itong episode na 3-4. Puri ng Panginoon. And you may also follow my YouTube channel, Bishop Lee Tangonan. And subscribe and push the button bell and for you to be notified for a particular new upload or live
Purihin natin ang Panginoong Diyos at tunay nga naman na sa araw-araw pinagpapala tayo ng Panginoon, di po ba? Yes, tignan natin, silipin natin ang mga comments ninyo. How are you, my dear brother Erlino Passion? Yes. Nice to meet you again. This live streaming shout will be dyan sa bandang Bangbang Biskaya. God bless Passion Family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang kamen ay good morning, Bishop Litangonan. Joining with my wife, Liliwa. Joy as his passion. Hello, hello, kapatid na Joy Liliwa. Yes, from Crossroads. United Methodist Church, Bangbang Biskaya. God bless your ministry with 3 emoji of prayer. Thank you very much. At likewise, yan, shout out Crossroads United Methodist Church, Bangbang Biskaya. Hey, di ba lang sa ating kapatid na Reverend yes, Ronnie de la Cruz ng United Methodist Church na kabasi dyan sa bandang Itiag Isabela. Shout out with Jean at God bless de la Cruz family. Palapagapan natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord ng kanyang comment. Magandang umaga po, Obispo, watching you here in Pangal Norte, Itiag Isabela. Yes, thank you very much. At gayon din, magandang buhay, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Pagpalain din ang Panginoon ng buong pamilya ninyo, de la Cruz, and even your ministry and leadership at gayon din ang iyong ginagawa na live streaming. Puri ng Panginoon na palapakan naman natin ang kanyang live streaming at ministry. Ang kabuuan ni Chagi sa pera, palapakan natin. Yes. Yes. Nandyan po ang university sa Chagi. Yes. Yung Isabela State University po rin ang Panginoon. Gaya mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear lay minister Leonora Dato dyan sa bandang Dubai. Shout out dyan sa Dubai. Lahat po ng mga Pilipinos, lahat po ng mga mamamay niyan at shout out sa ating Win Dubai Church. At gayon din ang sama-samang tagbataan laban sa COVID-19 ang tuming alas 9 ng gabi. At gayon din po ang kanilang International Bible Study online. Yes, God bless sa lahat po ng mga gawain nito at God bless din Dato family. Yes, ang ating kapatid na Minister Leonardo Dato. Palapakan po natin sila lahat dyan. Pagpala ang kanyang buong pamilya, ang kanyang ministry na kanyang ginagampanan. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang kanyang comment, magandang umaga po. Bishop and Ate Jean and Lola Biaya. Yes, Lola Biaya, napapanggap mo ba? Yes, hello, hello daw. Puri ng Panginoon at seryoso po ang Lola Biaya sa pagkakataon at malalim po ang kanyang iniisip. Yes, napakabilis po ang araw. Biyernes na po ulit. Tunay po, napakabilis po. Isang tulog na lang eh, Sabado na. Yes, another isang tulog na lang eh, Linggo na naman. Yes, mamaya-maya ay June na naman. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. How are you, my dear Teresita Herman? Diyan sa bandang Baguio City, Benguet Province, Region 1, Luzon. Shoutout din at God bless Herman family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, happy blessed morning, Bishop and family, and to all ride on ministry. God bless us all with kaway-kaway. Emoji ng nga puso at gayon din ang prayer. Thank you very much at gayon din po lahat po sa inyo dyan. Ito mo na sa ating kapatid na how are you, my dear Al Agustin? Yes, kaani po ng Capitol Methodist Church. Sito ba lang ang bataan? Shadow with Jen at God bless Agustin family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord ng kanyang comment. Amen. We worship your holy name, O Lord, with one emoji of prayer. Palapakan natin ang Panginoon at talaga naman na kinakailan natin na sambahin ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. At gayon din ang kanyang added comment, good morning po, Bishop. Nice haircut po na kakabata. Puri ng Panginoon. At meron siyang emoji at tingnan niyo mukha ko po at gayon din nakagaroon siya at gayon din natin mukha. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Thank you for your comment. At tingnan niyo po yung tagiliran niya. Talaga naman nakakunti na yung buhok natin. Pero yung likod ko ay mas malawak po yung kung ilang ektare itong bakante sa aking likod. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At alam niyo ho, ay nagpagupit ako ng husto. Yeah, yan ang gupit ko. Gupit general, yes. Dahil napaka-init ngayon. Puri ng Panginoon. Thank you very much. Talaga naman okay, yes. Gayun naman lang sa ating kapatid na how are you, my dear Dr. Karina Roman, kumusta ka na? Yan sa bandang Los Angeles, sa California, United States of America, kumusta ng buhay? Kumusta ng anak mo dyan? Kumusta yung isang anak mo dyan sa bandang Pilipinas? At gayon din, kumusta kayo lahat dyan? Kumusta na yung ina-applyan ninyo? Para sa karoon ay maging naturalized citizen na kayo dyan sa bandang USA, yes.
Araw-araw pinapanalangin kita sa Panginoon na patuloy mo na makamta ng lubos ng kagalingan at kalakasan mula sa ating Panginoong Diyos. Yes, God bless Roman family. Yes, palapakan natin at gayon din sila kong lahat dyan sa bandang Los Angeles, California, USA. Palapakan natin lahat po ng mga Pilipinos dyan mamamayan. Yes, ang kanyang comment ay amen. Yes, amen sa Panginoon. Gayon din mo lang sa kapatid na how are you, my dear Pastor Amelita Celesta dyan sa bandang sa Talim Island ng Barangay Gazile ng binangonan na Rizal po rin ang Panginoon Diyos at shout out sa limang mission churches niyo, limang barangay dyan po rin ang Panginoon at God bless you all, God bless Celesta family and of course your ministry and leadership sa family ito, yung asawa si missionary Pastor James Jaime Celesta, palapakan natin. God bless Celesta family, puri na Panginoon Diyos ang kanyang comment. Yes, magandang buhay po sa ating lahat. Good morning po, Bishop and Ma'am Jean. Tangonan, ganun din po sa Ride On the Ministry. Salamat po sa Ride On Ministry sa mga panalangin po niyo, Bishop at mga na natutulog na mga kaluluwa. Yes, yung naghihilik pa na kaluluwa. Gumaganong payas ay inyo pong ginigising tuwing umaga at mabuhay po tayong lahat. God bless us all with how many of you of prayer at gayon din ng puso. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you very much for your comment. At gayon din po lahat po sa inyo dyan. Gayon din mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear kapatid na Gina Janela Santiago. Kanib po ng Ten Commandments, United Methodist Church, yan sa bandang Valenzuela City, Metro Manila, South Virginia at Galvez, Santiago family, para pagkapo natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. At kanyang comment ay may makaka-attend po ba sa May 31 at 3 p.m. Yes. Yes, kayo po na nandiyan sa bandang Novaliches, bandang Caloocan. Kung kayo po ay available itong May 31, ito po ay liturgical celebration ecumenically. Yes, malalaman natin kung saan po gagawin itong napakahalagang gawain na ito na sama-samang panalangin. Yes, thank you very much for that info at palapakan natin i-shoutout natin ang kabuuan ng organization ng liturgical celebration na yung palapakan natin. At dalangin natin sa pagkakataon na ito, in the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray for the success of this forthcoming May 31 at 3 p.m. Panginoon na magaganap po na liturgical celebration dyan sa bandang Novaliches sa Caloocan City, Metro Manila, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kakasanggapanin mo at gayon din, Panginoon, ang venue at gayon din, Panginoong Diyos, ang lahat po na makikibahagi sa gawain na ito, Panginoon. In the mighty name of Jesus, ito pong aming panalangin at gayon din po, Panginoong Diyos, may continue to bless, protect, and give good health and wellness and blessing for the whole family of Santiago, somewhere dyan sa bandang Valenzuela City, Metro Manila. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes. Amen sa ating Panginoon. At gayon din mo lang sa ating kapatid na yes. Paigutin natin ang tumbiolo ng ating monitor. Hallelujah. At gayon din mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear Beta El Gallego?